meron kang creativity. So hi guys, welcome back to my channel. So nandito na naman tayo ngayon, no? Ngayong araw ay tatalakayin natin ngayon kung paano maging isang cosplayer. So meron kasing nagtanong sa akin kung paano ba maging isang cosplayer. Dapat meron kang creativity. At syempre, hindi mawawala ang costume. Pag naging isang cosplayer ka, merong itong advantage at disadvantage. Sa advantage, magiging isa kang famous, sikat. Wow, di ba? Magandang pakinggan. Pero ako, hindi ako famous, hindi rin ako sikat. Magkakaroon ka ng mga kaibigan, tapos sasabihin nila, wow, cosplayer, yayamanin. Share ko lang sa inyo, no? Kasi ako, nakasama ako sa mga event, sa charity event, at saka sa mga video event. At saka isang beses, nakasama ako sa isang video ni Sir Chris Cantada. At saka sa isang dance challenge ng mga sentai. O, di ba? Ang astig. Minsan, hahanapin ka nila. Kukunin ka nila sa isang event, isasama ka, syempre, babayaran ka nila. O, di ba? Ang gandang pakinggan. Kasi babayaran ka. Sa mga nagpo-promote lang, ha? Tsaka doon sa mga malalaking company na mayroong bayad talaga. Masaya pag nag-iisa ang cosplayer. Ngunit, meron itong disadvantage. Ang disadvantage nito is, unang-una, pera. Wala kang budget. Low budget. Magkakaroon ka nga ng costume, kaso yung costume mo is low quality. Hindi maganda yung costume mo. Pangit yung costume nyo. Kaya dun lalabas yung mga bashers. Labas mga bashers. Dun yung mga manglalait sila. Pangit yung costume mo. Kulang yung costume mo. Labas mga bashers. Meron pa dyan yung ayaw ng may kaparehang costume. Nagagalit. Labas mga bashers. Kung tutuusin, wala naman talaga silang dapat ikagalit. Kasi ikaw ang gumawa ng costume mo. Bumili ng costume mo. Gumastos para doon, 'di ba? Para magsaya ka at mag-enjoy sa event. Labas mga bashers. Kaya minsan, yung mga gustong maging cosplayer is natatakot na dahil sa kanila. Yung mga mapanglait, mga bashers. Labas mga bashers. So sana naman yung iba, huwag naman sana magalit sa mga baguhan. Labas mga bashers, dapat lagi lang tayo mag-enjoy at maging friendly. So maraming salamat sa nanood. Labas mga bashers, pasensya na, konti lang ang aking impormasyon na naibigay. So sana nag-enjoy kayo. So sa aking next upload, ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang uri ng toxic na cosplayer. Sana abangan nyo yan. Labas mga bashers, maraming salamat at huwag nyong kalimutan mag-like, subscribe, share ng aking channel. At wash out sa inyo guys.